Wasak-wasak mga ka-Agent 27 Rider. Good day sa inyo. At tapos na naman yung shift natin. Pauwi na naman tayo ng house. Ng bahay. At today is April 26, 2023. So yung mga may birthday pala, binabati ko. Maligayang kaarawan sa inyo, yung mga may birthday ngayon. So ngayon, pababa na tayo, nasa level 3 na tayo ng parking, mga loads. So pauwi na tayo ng bahay. Magbablog na naman tayo ng kagila-gilalas, kapanapanabik, at walang kakwenta-kwentang content na gagawin natin for today's video. So sana may mahagip tayong maganda-gandang content for today's video, mga lords. So papaba na tayo, maglalabas na tayo dito sa ating pinapasukang building. So nakalain na naman tayo, nakalabas na naman tayo ng lungga, mga lords. At road trip na naman tayo dito sa Makati, sa may Ayala. So sa panahong April, mga lods, grabe, sobrang init talaga sa labas. Yung alinsangan, sobrang alinsangan sa labas. Kaya always drink water, plenty of water. Yan lang yung advice ko sa inyo, mga lods. Tapos huwag kayo masyadong magbabad sa init, sa sikat ng araw, kasi iba na yung init ngayon. So ngayon, binabagtas na natin yung Ligas busy street. So mapapansin nyo, itong right side na to ay Ligaspi Garden to, mga lods. Park, Ligaspi Park. Napakaluwang ng... Uy, may paparating, mga lods. Blackpink ba to? Blackpink? Wow! Napakaganda ni ma'am. Korean pala, mga lods, oh. Si ma'am. Napakaganda. So, i-rate ko yung ganda ni ma'am. 1 over 10. Nasa 8 yung ganda ni ma'am. Or 9. So, almost perfect. Para siyang Korean talaga. Oh, Korean, mga lods. Yun. May nakita tayong magandang tanawin na naman, mga lods. Huwag sanang mapanood ni Mrs. to. Mabugbog tayo ni Mrs. So yun, let's go. At larga na tayo para makauwi tayo ng maaga. So advice ko lang pala sa mga vlogger na aspiring o nag-uumpisa pa lang tulad natin, na huwag kayong mawalan ng pag-asa. Tuloy lang kayo kung ano yung gusto nyo, kung passion nyo itong mag-vlog. Tuloy lang kayo, mga loves. So i-enjoy nyo lang yung ginagawa nyo. Huwag nyo isipin yung views o anumang kita. Basta ini-enjoy nyo yung ginagawa nyo na pagbablog, tuloy-tuloy lang. At bonus na lang yun, yung views or kita. Kumbaga, nag-iipon ka kasi ng memory nito sa pagbablog. Ito, motovlog. Dito tayo, daan tayo sa ibang ruta, mga lods. So, dadaan tayo dito. Hindi tayo tutuloy dun sa Paseo de Rojas, para ma-explore natin yung mga kalipa dito sa parting Ayala, Makati. So baka may makita tayong magagandang content. So abangan nyo pala yung next vlog natin. I-feature natin yung park dun, dito sa may Ayala, yung may hagdanan na mataas. I-feature natin yan. So napakaganda kasi dun. Nakita ko yung view, yung scene dun. Napakaganda. So pang content, magandang pasyalan. So iko-content ko yun. Abangan nyo na lang, mga lods. So dito yung ruta natin ngayon. Ewan ko kung anong street to.
Let's go. Kakaliwan na tayo. So, pansin ko ngayon, April 26. Medyo hindi masyadong heavy ang traffic ngayon. O sa parting kali lang to ng Makati ang hindi. Pero pag napunta tayo dun sa main road na dinadaanan talaga ng mga sasakyan, traffic siguro. Itong ruta lang na to ang hindi masyadong congested, hindi heavy ang traffic. So yun, mga lods, shout out sa mga bago nating subscribers, yung mga kaka-subscribe lang, shout out po sa inyo. Comment na lang po kayo sa aking comment section sa video ito para ma-shout out po kayo sa aking videos na ina-upload. Chill lang tayo mga lods. Chill ride lang tayo. Huwag tayo magmadali sa pag-uwi. Makaka-uwi rin tayo ng ligtas eh. Makaka-uwi rin tayo sa ating tirahan. So huwag tayong masyadong magmadali, masyadong matulin sa pagpapatakbo ng sasakyan o motor para iwas aksidente. So yun, kaliwa muna ako dito. So itong right side na to, i-feature natin to mga lods. Itong garden dito sa may Makati. Napakaganda kasi ng view. Napakalawak, nakikita ako to, nadadaanan ko to every day nung bago ako, mga unang araw ko dito sa may Makati. So maganda lalo siguro pagka nandyan na tayo sa mismong loob diyan ng yung park na yan dito sa Makati. Magandang mag-jogging din dyan, no? O yun, no? May nag-jogging nga dito kahit gabi na yan, no? May ano siya, hagdanan, paakyat na para siyang may landscape na mataas. So maganda siguro yung viewing doon. So hindi lang pala puro building ang nandito sa Makati, may mga park din sila, may mga landscape na mga may mga garden, may mga punong kahoy pa. Hindi naman pala lahat dito puro building. So inaalagaan din nila pala yung environment ng Makati. So may mga puno rin pala dito na pre-preserve. Hindi lahat ay building lang ang makikita. May mga halaman din pala dito, lalong-lalo na dito sa mga center island nila. Yun, oh. Maganda yung pagkaka-landscape. Alam nyo mga lods, nakakatulong din kasi yung mga halaman o mga puno sa kalsada sa pagpapalamig ng klima, pag-absorb ng mga usok, carbon dioxide. So nalaman ko lang yan mga lods, na panood ko lang yan, ha? Narinig ko lang una panood. So hindi talaga ako expert. So tara, let's go. Yun, oh, si Kuya naka-electric scooter, no? Dito yung malubak na part, oh. Ingat kayo dito mga lods. Oo, aray ko po. Lubak-lubak dito mga lods. Uneven yung kaliwa. So ingat kayo dyan sa may part na yun, sa gitna, oh. So pagka nadaanan nyo yan, sigurado masisimplang kayo doon pagka nadaanan nyo uneven na yun, lalong-lalo na yung gitna na yun na part. So ingat kayo dito palabas ng Makati Avenue mga lods. Lalong-lalo na yung mga kapwa ko rider enthusiast dyan, yung mga mahilig sa motor. Kahit may mga four wheels, mahilig pa rin sa motor. Hilig nila yung motor. Ingat lagi, lalong-lalo na sa mga kalye. Kasi yung
kondisyon tulad niyan nito, mga lotso, yung mga nadadaanan natin, ito to, yung uneven na yan, yung mga bako-bako, malalalim, pwedeng pagkusan ng mag-cause ng accident yan. Pwede kayo masimplang dyan o masira mismo yung motor nyo sa sobrang impact ng motor. Pwedeng mabasag yung mags or yung shock, mabali yung mismong tinidor ng shock nyo or yung mags, pwedeng mabasag po kasi may alloy lang po yung mga yan, alloy. Yung tinidor nyo naman, yung mismong tipos ng motorsiklo nyo, baka mabali, pwedeng mabali yun sa sobrang impact, sa sobrang lakas ng impact, pagpalo sa yung bigat, hindi kayanin yung bigat ng pag-impact sa ano, sa mataas na, parang sabi yung bigat nga. So nandito na tayo sa may poblasyon na naman, kakanan na tayo dito, mga lods. So yun si ate, rider biker tong putik na yan, biker yan, biker si ate. Yung bike niya is Japan bike. So yun, sana ate magmi helmet po kayo, so protection yung helmet, tapos yung knee pad and elbow pad kasi nasa kalye siya. Yun, tatawidin muna natin si ate. Ito na, nandito na tayo sa poblasyon. So dito sa poblasyon, maganda ring dumandaan dito minsan, makakakita kayo ng mga foreigner dito. Yun, kakaliwa na tayo dito, mga lods. Ah, hindi, cancel. You know, naka-Vespa si ate, oh. Classic bike. Yung nga pala, yung mga mahilig sa Vespa, shoutout po sa inyo. So, bihira lang po yan, yung mga nakaka-afford ng Vespa na yan. Vespa motorcycle, scooter. So, alam nyo kasi, mga lods, yung Vespa na yan, may mga review kasi ako din yan. Napakamahal niyan kasi nga Europe made, European motorcycle yan, gawang Italy. So yung mga pyesa niyan, mga design niyan ay mga quality talaga, mga lods, yung Vespa. Tapos yung value niyan pala, yung Vespa na yan, habang tumatagal pala yan, mga lods, mas lalong tumataas yung value nung motorsiklo na yan, yung Vespa, kahit anong model. Ang I believe ang pinakamurang Vespa na scooter is nasa range, nagpa-price range, mga lods, ng 150,000, 150k yung pinaka lower cc nila. So yung 150k na yun, ha, nasa 125cc na yun, mga lods, ha. Pero napakatulit yan ng Vespa. Tapos solid yan, solid yung mismong mga piyesa niyan, mga lods, hindi basta-basta talaga, matitibayin talaga. So gawang Italian yung Vespa. So nandito na, may nasarapan natin, Grab Rider. Shoutout po sa inyo, kuya, boys, ingat po kayo sa biyahe lagi, sa kalye, sa kalsada. Ayun, marami rin nagbabike dito sa may Makati. Modes of transportation nila ay bike. Yun, no? Yun, no? Version 4 spotted, version 4 na click. Yung nasa left side natin, white. Ganda pala na din ng click, version 4. Lalo yung white, ang linis tignan. Yung nagmumotor ngayon, mga lods, napakarami na talaga. Yung modes of transportation nila is motorsiklo kasi less hassle nga. Yun nga, maraming nakamotor na, halos kaliwat kanan kayo tumingin, harap at likod, halos lahat may makikita kang
nakamotor na talaga mga lods. Yun na yung pinaka modes of transportation dito sa Metro Manila, kasi nga sobrang traffic na talaga ang kalye dito, lalo na sa EDSA lods. So sa atin kasi Makati lang po tayo at Manila ang mismong ruta natin. Pero yung iba pagka EDSA abot yan kayo, yan yung pinaka heavy ang traffic, lalong-lalo na pagka rush hour. So ito yung ruta natin mga lods. Tatawid tayo ng tulay dito sa may Pulo at Talyong Bridge ito. So nagkoconnect itong tulay na ito, kinoconnect niya mga lods is Makati to Mandaluyong. So ito yung ruta natin ngayon. Nag-iba tayo ng ruta, pwede naman tayo mag-JP Rizal, pero dito yung gusto kong daanan ngayon. Kasi nakamotor naman tayo, may tatagos ang lahat ng lalabasan natin dito. Pwede tayong tapagos sa may yung Panaderos, Santa Ana tayo. Pwede naman tayo tapagos dito sa may Gabis. Yun, may mixer truck. Yun yung iwasan natin mga lods. Yan, kailangan tayong dumistansya. So, nandito na tayo, nakatawid na tayo ng Mandaluyong. So, hulo to. Itong kalye na to is Hulo Pantalyon mga lods. Ay, hulo-hulo pala mga lods. Yung Pantalyon doon na yun, spot. So, hulo. Yung left side na yan, yung Pasig na yan mga lods. So, tinaasan na nila yung wall niyan. Dati kasi mababa lang yung wall niya. Yung left side na yun. Ngayon, tinaasan na nila. Kasi nga, nung nagkaundoy, umapaw yung ilog dyan. So yun, nasa Boni Highway na tayo mga lods. Paspasan muna natin to. Aray ko po, malubak. So, Boni Highway ang dinaanan natin. So lalabas tayo ng Gabis mga lods. So patawirin muna natin si ate. Yun, singit tayo. Sorry po, bike lane to, pero pwede naman, optional yan. Pagka traffic, pwede nating daanan yan dito sa may parting Mandaluyong. So dito pwede naman yan yung bike lane na yan pagka rider, pero huwag kayong bababa. Hindi ako bumababad kasi dyan mga lods. So pagka alam ko nang hindi na masyadong masikip, hindi na siksikan, umaalis na ako sa lane na yan dito sa may aray ko po, malubak yun ah, ang lalim ng lods mga lods. Hindi na ako nagbababad dito mismo, dito sa may bike lane na to. Kasi nga, daanan nga yan ng bike. Pero, dinadaanan din ng mga nakamotor. So, gumagaya lang din ako mga lods. So, Boni Highway na tayo. Ang labas nitong kalye na to mga lods is Gabis. So, yung padiretso nito is Bacood. Yan. So, nandito na tayo ng Kalentong mga lods. At susundo tayo sa akin, susundin ko yung wife ko. So tingnan niyo yung mga pasahero so nang nag-aantay. So grabe yung traffic. That's it for today's video mga lods. Peace out. Kita-kits na ulit tayo sa susunod na video.